mga ka-Olite, andito na naman po tayo. Nagbabalik na naman po si Sir 87. Meron po tayong gagawin, mga ka-Olite. Titingnan nyo po kung anong gagawin namin, ha. At saka may kasama na po ako ngayon. Yung kasama po natin si Almer. Yun, mabait na electrician yun. Yan po yung kasama ko ngayon, oh. Ka-Almer! Shoutout mo muna yung mga ka-Olite natin, ka-Almer. Magandang hapon sa inyo, mga ka-Olite. Alright! Alright! Diba, maganda yung hapon dito ngayon, kahit na mainit. Mayayain si Kyle, kaya ayaw kumarap sa kamera, eh. Okay, punta na po tayo, kabayan, sa ating gagawin. Meron po yung may dalawang ilaw na hindi gumana dun. Flagpole ng club namin, mga ka-Olite. Yan pa yung mga ilaw na gagawin namin. Ang tawag po dyan ay metal halide 150 watts. Hindi na po gumana yan, kaya kailangan na natin i-repairin. Okay. So, mga ka-Olite, andito na po tayo. Yan si Kabayan. Magre-repair na po kami ng 150 metal halide lamp. Yan. Bago po natin i-repair yan, ay pupuntahan muna natin yung timer switch niyan, dahil naka-timer switch, mga ka-Olite. Kaya papatayin muna natin or papaganain muna natin yung ilaw para malaman natin kung saan yung hindi gumagana. Okay? Pupunta po tayo sa substation. Doon po nakalagay yung timer switch ng ating metal halide na 150. I-on muna natin para malalaman natin kung gumagana o hindi. So, mga ka-Olite, andito po kami ngayon sa substation ng aming electrical room. Bubuksan po natin. Yan, bubuksan na po ni Kabayan. Kabayan, pakibukas muna, Kabayan. Ito po ang pambukas. Okay. Papasok na po tayo dahil nabuksan na po ni Kabayan yung pinto ng substation ng electrical namin, guys. Ito po yung substation electrical namin, mga ka-Olite. High voltage po ito, kaya lagi namin sinasarado to dahil pag may nakapasok, baka di na makalabas ng buhay. Joke. So hanapin po natin yung timer nun, dahil maraming timer ito, pakang mukhang nakalimutan ko na. Siguro ito. Ayan. Ito. So ito, mga ka-Olite, yung timer ng ilaw natin, mga ka-Olite. Papaganayan muna natin or i-bypass mo po muna natin dahil naka-timer set na yun. Kaya ang kailangan natin gawin ay i-bypass natin yung timer. Tutunog lang po ito, mga ka-Olite, pag inop mo. Yan. Yun po. Ibig sabihin, naka-off na po yung ilaw at saka naka-on na. Pero titingnan po natin para makita natin. Papunta nga dun, pre. Pacheck mo nga. Sige. So, mga ka-Olite, ay na-bypass na po natin yung timer switch ng ilaw natin. Hanapin po natin kung saan ang hindi umiilaw. Ilang piraso ang hindi umiilaw, pre? Tatlo. Saan? Dalawa lang kagabi nakita ko, eh. Umiilaw yan, pre. Umiilaw yan. So, mga ka-Olite, ay nakita na po natin kung saan yung pundi ng ating ilaw. Papalitan na po natin. Kabayan! Ready ka na? Okay. Bubuksan po natin. Dito lang.
So nilalagyan na kaulit almer yung ilaw natin dahil di matanggal yung screw. Nilalagyan niya po ng W40. Yun. So ito yung ipapalit natin. Bago. Ibang brand po ito kaya yung itsura niya, yung luma natin ito. So nalagay na po natin yung ilaw natin mga kaulright. Ang tawag po dito ay double ended metal halide 150 watts, and then ito po yung tawag po dito ay balas 150, and tsaka ito yung igniter mga kaulright, tsaka isang kapasitor. So tapos na po natin palitan. Po yung ibang kasama natin, nag-i-install ng scaffolding nila. Gagawin po nila ngayon ay papalitan yung dent ng tila. So nag-uusap po sila mga kaulright. Di ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Say hi my friends! Aywa. No. Yo mga kaulright, so tapos na po tayong magpalit ng ilaw guys ng 150 metal halide lamp. Kami po yung magpapaalam na, at thank you, salamat po sa panonood. And then this is Nasser 87 ulit po guys. So please subscribe, like, comment and share. Okay mga kaulright, paalam po. Alright Amir, magpaalam pa na sa ating mga viewers. Salamat sa mga viewers, thank you. Ingat po kayo palagi, bye bye. Okay, bye bye po mga ka-alright.